Magandang araw sa inyo, Mr. Yabby nga pala. Sana mag-subscribe kayo dito sa kaibigan kong may YouTube channel na Papa JTV. Sana supportahan niyo siya. Salamat. Okay, bigyan ko muna kayo ng tip. Paano ang gagawin nyo sakaling hindi na gumana yung thermo switch? Saan yung location ng thermo switch ng Nissan Sentra GA13 1999 model? Tuturo ko sa inyo kung ano yung isi-short nyo para lang gumana yung pan. Kasi pag hindi gumana yung pan, mag-overheat kayo, hindi nag-automatic yung pan. Kasi dapat pag mainit yung makina, gagana na yung pan. Sa issue na to, ayaw gumana yung pan dahil sa sirang thermo switch. Papakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung thermo switch ng Nissan Sentra GA13 1999 model. So, pansamantala, hanggat di pa nakakabili ng pyesa, isi-short muna natin yung wire nun para lang gumana yung pan. Gagana yung pan nun kapag naka-ignition on ka na. Gagana na agad yun. So, itong gagawin natin ay pansamantala lang hanggat di pa nakakabili yung may-ari ng bagong thermo switch. Para magamit-gamit niya muna ito sa sasakyan. Kaya nga lang, pag on pa lang ng ignition, gumagana na agad yung pan. Mas okay na yun kaysa hindi gumagana yung pan. Mag-overheat ka naman, mas malaking gastos. So, short muna natin yun, pansamantala. So, tuturo ko na sa inyo. So, kailangan naka-ignition on. Gagawin nyo yung panibela. Ayan, dapat naka-ignition on. Ayan. Off. Kailangan ignition on lang. Tsaka natin isi-short yung connector nung thermo switch para pansamantala ay gumagana na yung pan. Ito yung thermo switch. Ito yung thermo switch. Ito yung connector ng thermo switch. Yan. Ito yung thermo switch. Ito yung isi-short natin. Ito. Dapat naka-on na yung makina. Tignan nyo ha. Huwag yung jumper wire. Wait lang. Ayan. Wala na pa ipakpak. Pakita mo yung pag isi-short ko ito, tignan niya yung pan. Ayan. Tanggal ito yung short. Tanggal. Kakapit niya. Ito dapat i-short ko ito ha. Ito yung thermo switch. Ito yung connector nga. Ito yung thermo switch. Dito sa may thermostat housing. Ito yung isi-short ha, hindi ito. Yun lang. Ganito naman ang pag-test ng thermo switch. Gamit ang kumukulong tubig, jumper wire, wala kasi akong battery kaya power supply yung ginamit ko. Pagkatapos, test light. Para malaman ko kung gumagana yung thermo switch, nagpakulo ko ng tubig tapos ibababat ko siya doon. Pag umilaw yung test light ko, ibig sabihin gumagana yung thermo switch. Tapos, papanabigin ko naman yung thermo switch. Ang mangyayari doon sa test light, mamamatay siya. Ibig sabihin noon, gumagana yung thermo switch. Nagpapangso siya na mabuti.
Yan yung pagtitest niyan. Later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yung winner at paano nyo siya ititest step by step. Yan, no? Pakita ko muna sa inyo paano yung ginawa ko dun sa video, paano ko siya tines yung mismong thermo switch. Kaya lang, hindi ito kaparehas nung nasa Nissan. Ito ay galing sa Honda. Pero yung purpose, tsaka yung function, parehas lang. So, itong thermo switch, kapag hindi pa naabot ng thermo switch yung tamang temperature, open pa yung nasa loob nito. Dalawang wire lang yan dun sa loob. Yan, dalawang wire lang yan. Kita ba? Yan, dalawang wire lang yan. Dalawang pin. So, kuha kayo ng pin dyan, nakaka-asya rito. Meron ako. Yan, dalawa. So, tetest muna natin. Gamit ang multi-tester. Continuity test. Kung buo pa ba ito o hindi na. Pag ito may continuity, sira na to. Ibig sabihin na lagi siyang naka-close. Kasi parang switch lang to eh. Ngayon pag malamig to, naka-open yung switch nyan. Pag mainit na yan, naabot niya yung tamang temperature, magka-close na yon. Bali, magkakaroon ng tulay to. Magkakaroon na ng complete circuit yan sa loob. So, continuity test muna natin. Continuity test. Yan, tingnan natin ha. Test natin itong yan, wala siyang continuity. Ibig sabihin, okay itong namatay. Wala siyang continuity. Yan. Test natin ulit. Yan, wala siyang beep o continue, wala siyang connection. Naka-open circuit to ngayon sa loob. Pero pag yan uminit na, naabot niya ng tamang temperature, magkakaroon na to ng contact sa loob. Magkakaroon na ng complete circuit dito. Magsushort na tong dalawa. Ngayon, naka-open yan. Pag mainit na to, magsushort na to. Ngayon, naka-open pa yan. Yan. So, unang test natin, tama na wala dapat continuity to. Gamit ng multi-tester, continuity test, o kaya ohm test. Kati ohm test natin yan, ohm test. Wala dapat reading yan. Ngayon natin sa ohms. Yan, ohms yan. Kita ba? Yan, ohms. Walang reading yan. Makita nyo. Test natin ha. Wala o. Wala. Eh, wala. Kahit ohms ang gamitin niya, wala dyan. ON lang, ON. Ibig sabihin, open circuit. So, proceed na tayo sa paano pag-wire. Pag-test ng thermo switch. Yung unang test natin, pumasa siya dahil hindi siya shorted. Naka-open siya dahil malamig pa. Test not. I-wire muna natin to. Gamit tayo ng test light tsaka ng mga jumper wire. So, ito yung test light. Ito yung test light. Ito, dyan ko muna. Wire muna natin to. Itong black, lagay natin sa negative. Tapos power supply. Pwede gamitin yung battery kung may battery kayo. So, on na natin. Ayan, naka-on na. Itong wire na to, kahit magkabaritan to, okay, walang problema dyan. Okay, test na natin, no? Itong isang jumper wire natin, lagay natin dito sa isa. Tapos yung pula,
dito naman sa kabila. Positive, positive yung pula yun, oh. Kita niya pula. Ito natin to lalagay sa positive. Make sure lang na hindi magdidikit ito sa loob, ah. Yun ang dalawa dyan. Kundi, magkakaroon ng spark yan. Magsishort. Pwede masunog itong power supply natin. So, ayan, ganyan. Kita niya ba? Ayan. Ito mo na, ayan. So, ayan. Positive. Dito sa isang wire. Tapos yung isang wire, negative. Dito na papasok yung test light. Ito yung magiging load natin. Pag nagtitest ka ng component, maganda, naka-load test ka. Ibig sabihin ito. Gamitan mo lang load. Para ma-prove mo na pag may load, okay siya. May iba kasi na pag walang may load, sablay yung component eh. Maganda ito, may load. Lagyan natin ng load. Ilaw. Ayan. Tapos ayun, oh, nasa negative na, di ba? Ito naman yung kanina negative, lagay mo rito sa dulo niya. Yan, ganyan lang. So atras pa natin para makita talaga yung wire. Yung positive dito sa isang wire, pangalawa yung negative. Yung negative, yan. Ito. Yan, yung negative na wire. Dito sa kabilang paa. Tapos yung kabilang dulo ng test light. Nandito sa ground. Okay. So, paano ba natin detest yan? Kailangan mapainitan natin to para ma-prove natin gumagana to. Kasi pag mainit na nga, di ba, magkakaroon ng contact dyan. Magsushort na tong dalawang wire na to. So, gamit lang tayong kandila para mabilis. Yan. Tapos painitan natin tong thermo switch. Yan. Ilaw na. Layo nyo lang, palamigin nyo lang. Yan, na-prove natin na okay to. Kasi may ilaw yun. Nagkaroon ng short dito. Kaya nakadali yung positive papunta dito. Kasi ito may negative na. Yan, may ilaw. Ginawa lang natin siyang switch. Ganyan naman talaga purpose niya. Switch. Kaya thermo switch. Pilang natin lumamig. Ipanan natin para mabilis. Yon, namatay na. Tapos balik natin ulit. Yan, ganyan lang, oh. Yan, na-prove natin na gumagana itong thermo switch bago natin ilagay sa sasakyan. Ganun ang gawin nyo, bago nyo ilagay sa sasakyan, itest nyo muna para hindi doble-doble yung trabaho. Di kalas ng kalas. Yan, palamigin lang natin, namatay yan. Yan, patay na. Kasi malamig na. Testing natin ulit. Yan. Bilaw. Testing na natin para sure na sure tayo. Ayan, ganyan ang panamang pag-test ng thermo switch. Lagyan nyo ng load para sure ball. Pwede namang continuity test lang. Continuity test, pwede din. Kahit di na kayo magganto, pwede din dun. Pero mas maganda may load. Mas maganda meron kang load. Yun lang, no? So, yan, nakakita nyo kung paano yan i-test. Napakadali lang. Pakita na rin natin para wala tayong makaligtaan. Pwede rin yung continuity test, ha, habang iniinitan nyo to. So, initan natin. Ganyan. Ano. Yan. So, wala siya ngayon kasi malamig pa. Initan natin. Dapat tumunog yan. Yan, ha.
Dapat pag lumamig yan, mamatay yung beep na yun. Para mag-open circuit. Yan. Namatay na. Ibig sabihin, open circuit na ako siya uli. Kasi hindi na siya mainit. Wala na siya dun sa tamang temperature para magkaroon to ng mag-switch to. Hindi natin uli para sureball na sureball. Diyan oh. Palamigin lang natin uli. Ganyan lang yan. Yung lumamig na yan, mamamatay na rin yan. Mag-open circuit na. Ganun lang. Ganun lang pag-test. Sundan nyo lang. Madali nyo makuha yan. Okay, check naman natin kung nag-automatic na yung pan. Dahil kung buo pa talaga yung thermo switch, tignan natin kung nag-automatic yung pan. Dahil napalitan na yon. Nissan Sentra 1998 model. 1998 model. Nissan Sentra. Check natin kung mag-automatic. Wait lang natin uminit. Ayan yung temperature nya. Yan na, nakapatay yung aircon yan. Nakapatay. Hindi nakapindot gaya nito. Kaya nag-automatic na yung pan. Nissan Sentra 1999 model.